Sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Gininto ang pagkakataon po ang banal na Eukaristiya upang tayo magpasalamat sa Kanya. Akala natin baka nararapat lang sa atin ibigay ang mga biyaya. Tumanaw naman tayo ng utang na loob. May nagmamahal sa atin. Hindi tayo karapat-dapat sa Kanyang pagmamahal. May kumakalinga, may nagsasakripisyo, may nagmamalasakit. Pinagpala nga tayo na tayo'y nilalang niya at alagaan. Baka nakalimutan natin ito. Baka tayo'y mayabang na. Magpakababa po tayo at tayo'y tumanaw ng utang na loob ng pasasalamat sa hindi natin dapat na matanggap na pagbibiyaya sa atin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, naluba ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa may mga loobing tapat at maasahan. Sa kagandang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Tandaan ninyo ito, mga kapatid kong minamahal. Matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Sapagkat ang galit ay di nakatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos.
Kaya't talikdan ninyo ang inyong maruming gawa at alisin ang masasamang asal at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili. Agad nalilimutan ang kanyang ayos. Ngunit ang nagsasaliksi at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot, ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Kung inaakala nino man na siya'y talagang relihiyoso, ngunit hindi naman marunong magtigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili at walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Ganito ang pagkareliyoso na minamarapat at kinalulugda ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin? Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway na aayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin? Magsitay na po ang lahat. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutukon kami sa'yo. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa Bethsaida. Dinala kay Jesus ang ilang tao, ang isang bulag at ipinmanhik na hipuin ito. Inakay niya ito sa labas ng bayan. Niluran sa mga mata, saka ipinatong ang kanyang mga kamay. May nakikita ka bang anuman? Tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika. Nakakakita po ako ng mga taong lumalakad. Ngunit sila'y parang mga punong kahoy. Muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag. Ito'y tumingin ng mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na siyang nakakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka na, huwag ka nang dumaan sa bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna tayong lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tumutulong ang salita ng Diyos sa atin upang matupad ang kalooban, ang ninanais ng Diyos. Sapagkat kung tumatalima tayo sa kanyang kagustuhan, napapangiti natin siya. Nasa sulat po tayo ni Santiago. May bilin po si Santiago sa atin. Hindi lamang dakdak ng dakdak. Hindi lamang puro salita, kung hindi sa gawa. Na isasakatuparan mo, na isasakongkreto mo, nangyayari, nagkakatotoo, nagiging realidad. Ang mga iniisip mo, ang mga sinasabi mo, diba, yan ang autentiko, talagang nangyayari. Hindi ba? Na isasagawa. Isa pang paalala ni Santiago sa atin, kung iniisip mo na banal ka at isang Kristiyano, ngunit sa lahat ng bahagi ng katawan, hindi mo ito nakokontrol. Anong bahagi ng katawan yon na kailangan mong mapailalim sa iyong pagdidisiplina? Anong bahagi yon? Yung dila. Ano ba lumalabas dyan? Di ba yung sabi ni Jesus? Hindi yung pumapasok. Sabi niya, oh, sige, kumain ka ng paborito mong pagkain. Wala akong kaso dyan. Walang kaso yung sabi niya. May kaso ka kung ano lumalabas sa bibig mo. Chismis ba? Pagmumura ba? Naririnig mo sa telebisyon, sa pelikula, nagmumura yung kwan, yung bida doon. Paglabas, magmumura ka rin, parang uso, ginagaya mo. Paninirang puri. Magsimula ka lang sa katabi mo. May alam ako sa'yo. Ito po ang dapat natin, ang kailangan lumabas sa ating bibig, ang sa dila, yung magaganda, mababango, nagpapaangat, nagpapalakas, nagbibigay ng inspirasyon. Ito po nasa control natin. Kaya pagsikapan po natin,
yung konsyensya natin bago tayo matulog. Ano ba lumabas sa aking bibig? Ha? Pampabigat ba sa tao? Oh, nagpapagaan. Mas gumanda ang mundo dahil nagbigay ka ng pampalakas ng loob sa mga kapwa mo. Iyon yun din nakikita mo araw-araw. Ating ebanghelyo ayon kay San Marcos. Alam niyo po, nagpagaling po si Jesus ng isang bulag. May strike one si Jesus. Si Jesus ay makapangyarihan, gumagawa ng himala, milagro, kababalaghan. Pero hindi kagad-kagad. Sabi niya doon sa bulag, nakakakita ka ba? Eh, may mga anino, parang imbis na tao, mga punong kahoy na naglalakad. Esda mali. Ulit-ulit si Jesus. Yan. Si Jesus na yan, ha? Ang aral sa atin eh, kasi tayo, mainipin. We want it quick. We want it instant. We want it automatic. We made easy. Diba? Kahit sa Diyos, bilisan mo naman. Mamadali pa ako. Marami pa akong gagawin. Di na nga tayo karapat-dapat. Pepwersahin pa natin ang Panginoon. At yung metodo niya, ito ha, sa Ingles, ginamit pa yung katanggap na tanggap na salita, spittle. Spittle. Anong spittle? Laway. Dura. Eh kung gagawin ko sa inyo, dumura. Eh ito, bastos-bastos mo naman, Father. Dumudura ka? Hindi ba sasabihin niyo sa akin yan? Dumura ako ngayon. Eh, baka isumbog niyo ako kay Cardinal Advincula. Eh, pero yan. Tagalog kasi tayo, Pilipino tayo eh. Espero. Gandang pakinggan yun ah. Hindi natin naintindihan, English eh. Yung laway ni Jesus, kaya nga, nilagay niya sa mata. Oh, nakakakita ka na ba? Eh, hindi pa po. Okay na eh, pero mga aninong parang mga puno. O sige, subukan uli natin. O, dumura uli siya. Malinaw na. Okay na po, okay na po. Ano ang aral sa atin? Ang paghihilom, ang pagpapagaling, ang pagpapagamot, ang pagbabalik sa tamang kalusugan, ang panunumbalik ng lakas, hinay-hinay, dahan-dahan, magpapasensya po tayo. Sa oras ng Panginoon, kaya nga, hindi kagad-kagad, alam ko may sakit, ang hapdi, ang kirot, aray! Tayo po'y nakikiisa sa mga taong sumisigaw na sa hirap. Hindi po madali yun. Ang tawag sa atin, samahan natin. Iwanan natin yung mga nag-aalaga sa inyo. Iiwanan mo yung kapritsuhan mo. Iiwanan mo ang hilig mo. Iiwanan mo yung magpapaaliw sa iyo. Alang-alang sa isang kapatid, kaibigan na naghihirap. Hindi po kagad-kagad. Kaya nga tayo nagtitiwala sa Diyos. Yan ang turo ng Ebanghelyo. Okay na po, ah. Unang pagbasa,
No more chismis, no more pagmumura, paninirang puri, medyo i-control natin. At kung may sakit tayo, yan, magtiwala tayo sa Kanya. Magtiwala tayo. Maniwala tayo sa Kanya. Sa tulong ni Maria, Miyerkules ngayon, ina ng laging saklolo. Sumasaklo, saklolo, nanay! Tulong, nanay! Hirap na ako! At ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalo-lalo si San Roque, tayo po'y umasa. Huwag tayo mawala ng loob. Lagi tayong magpasalamat sa Kanya. At kaibiganin natin, mahalin natin ang Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makasunod tayo sa Kanya ng buong puso. Ang tugon po natin, Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ang simbahan naway umunlad sa kanyang pagsisikap na dalhin ang liwanag sa mga nakararanas ng kadiliman sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng ating mabuting gawain, ang mga hinamak, mga itinakwil, at mga walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makaramdam ng pagkalinga ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Tayong lahat naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus, na siyang nagbubukas ng ating paningin sa kagandahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makita at madama ang mapagmahal na presensya ng Diyos sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pag-ibig at pawiin mo ang kadiliman sa iyong buhay upang mabuhay kami sa liwanag ng iyong anak na si Kristo. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Narito, magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal.
Ama namin lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwas ng lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bahag niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang ina ng laging saklolo. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol. San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigding ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyari at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisain sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sa inyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod na po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, di karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ang tatanggap ng banal na kumunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinaupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at mga lay ministers po lamang ang mag-abot sa inyo ng kumunyon upang maiwasan ang iyong pagdikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Maawa po kayo, ingatan aming bahay, pinsala'y ilayo. Salamat sa pamilya at sa kaibigan, kaloob na biyaya naway walang hangkan. May sakit, pagalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay mabawi. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lugar ng ligaya. Kabiling si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na Jose. Poong Senyor purihin, haring nasa trono,
kanyang alay sambahin. Viva Nazareno! Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming kabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque o pinagpalang San Roque. Pintakasin na may mga karamdaman. Lingapin mo pang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Na nung kinarito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagkandanta mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilalahati na dyan sa langit na nanarik kami ngayong pamamagitan ni Lumang Magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kalwat katawan. Pakundaan sa mahirap at sakit ng Panginoon sa Kristo, ang inyong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalayan mo po kayo upang kami madya sa salot ng COVID-19. At sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalayan mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalayan mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, hinayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maalala ng mga pangalan sa binyag na ikalibin at paglilingkuran bilang Panginoon. Magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati.